Okay, good day. I'm Engineer Earl Jason Alvaran. Okay, this is a tutorial series especially dedicated for engineering freshman students. Okay. So, topic natin ngayon, so other tayo ng differential calculus na subject. Okay. So, topic natin is limits. Okay. So, you may also send private message or comment yung mga additional topics na gusto nyo makitaan ng techniques, especially on calculator techniques. Okay, kung paano sinasolve yung mga problems natin. Okay. So, ang topic natin muna is, again, limits. Kasi yun yung topic ng karamihan sa mga engineering freshmen sa atin sa DLSUD. Okay? So, now, limits tayo. So, conventional method, and also, since this is tips, yung program or yung video is for tips talaga, okay, hahaluan natin siya ng calculator tactics or paano mas madali isolve yung mga problems regarding limit. And especially kapag nag-exam kayo ng mga may choices. Okay? So, ngayon, let's start with our discussion. Okay? So, finding limits. So, ito yung mga usual na tanong natin. Kapag ganito, find the limit of 4x cubed minus 3x minus 7 as x approaches negative 5. Okay? So, alam naman natin yung gagawin dyan. Since sa topic, malamang na topic nyo na yung limits, kaya nyo pinapanood yung video na to. So, alam nyo na isa-substitute nyo lang yung negative 5 doon sa lahat ng x. Okay? Isa-substitute mo lang siya, then isa-solve mo. Okay? So, medyo delikado lang minsan kasi yung negative 5, ikocube mo, minsan hindi mo na isasama yung negative, okay, dun sa computation. So, if you are allowed to use calculator, okay, here is what you're going to do. Okay, ano ba ang substitute gamit ang calculator? So, nga pala, sa calculator, ang recommended for engineering is 991 ES Plus or 570 ES Plus. Pero, 2 years ago, binan na rin yung 991 ES Plus. So, the most recommended calculator is FX570 ES Plus. October pa daw yung para sa mga gusto order ng FX570 ES Plus, October pa daw yung release ng ating new stocks. Okay. Available siya for only 1,000. Okay. Lot cheaper compared dun sa mall price. Okay, kasi recta from cash natin siya kinukuha. Now, okay, segue lang 'yon. Okay, balik tayo sa topic. Okay, so type the equation. So 4x cube, yung x natin is alpha close parenthesis kasi nandun yung variable x. So that is 4x cubed minus 3, again, alpha close parenthesis para sa x, minus 7. Okay? Then, substitute negative 5. Okay? Normally kasi ginagawa ng iba, sinasubstitute na dun sa x kapag nilagay sa calculator. Since allowed naman kayo mag-calculator, ilagay nyo nilang variable x para isang type na ng limits. So press calc. Pag pinindot nyo yung calc, tatanong kayo, x? Question mark? Ibig sabihin, tinatanong ka ni calculator, anong value ni x? Ano gusto mong i-substitute sa x? So, ang gusto nating i-substitute is negative 5 based dun sa ating question. Now, press equal sign. The answer is negative 492. So, that is letter A. Very easy. Okay? Type the equation, press calc, substitute yung limits. Negative 492. Okay? So, pero syempre, sa exam, kailangan nyo rin ng a manual computation, manual solution. This is just for checking. Okay? Kasi diba pag alam mo na tama na yung sagot mo, hindi mo na siya babalikan ulit. Hindi mo na kailangan i-review pa. Na-verify mo na tama na using your calculator. Okay, now, next problem. What if ganito? Limit of x squared minus 3x plus 2 over x minus 2. Okay, so gagamitin muna natin yung conventional method, diba? So sa conventional method, that is, itatype mo yung problem. Isusulat pala. Over x minus 2. Then, x approaches 2. So, sa substitute mo yung 2. Ang mangyayari sa numerator, that is 4 minus 3 times 2 plus 2 over 2 minus 2. And that is 0 over 0. Okay? Diba kailangan mo pang mag-manipulate? Ima-manipulate mo. So, ang gagawin natin, okay, factor natin yung numerator. So, factor natin ng numerator, so that is x minus 2, tsaka x plus 1. Ang mangyayari, makakancel yung x minus 2. Matitira is x plus 1. Then, magsasubstitute, saka mo uli isasubstitute yung limit mo, which is 2. So, substitute mo siya, magiging 2 plus 1. So, the answer is 3. Tama ba? Abat x plus 1 to? Okay, sorry, this is x minus 1. Okay, tinignan ko lang napansin nyo. Okay, so that is x minus 1. So this is 2 minus 1. So the answer is 1.
Okay, that is using the manual method. Now, although nag-manual kayo, ano yung usual na nagpahirap sa inyo doon? Yung factoring. Okay? Paano ba mag-factor gamit ang calculator? Yes, pwede tayo mag-factor gamit ang calculator. That is by using mode, equation, so that is 5. Okay, take note of this. Okay, yung 3, that is quadratic equation, meaning x squared. Kapag 4, x cubed, cubic equation. E based naman sa given natin, that is x squared. So ang gagawin natin, pipiliin natin yung 3. And then, just write the coefficient. Diba familiar kayo sa quadratic formula? Negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac. Diba yan yung, ito yun pa din yan. Ang a mo is 1, ang b mo is negative 3, ang c mo is 2. So again, a is 1, b is negative 3, c is 2. Okay? Press equal sign. Okay, ang binigay niya, x is equal to 2 at saka x is equal to 1. Okay? X is equal to 2 tsaka x is equal to 1. Okay? So, ang gagawin mo lang, kailangan maging equal to 0. So, para maging equal to 0, transpose natin to, ito magiging x minus 2. Ito magiging x minus 1. Therefore, ang factor ng x squared minus 3x plus 2 ay x minus 2, x minus 1. Okay? So, again, that is the shortcut for factoring. Yan din ang pangkuha ng x-intercept and y-intercept. Okay, kasi diba sinisiro, kailangan mo maging zero. Okay. Yun. Now, yes, sa other topics na yun, back to the topic. Ngayon, paano mo gagamitin yung calculator mo to solve, mode 1 tayo para bumalik dun sa normal mode. Paano mo gagamitin ang calculator to solve this problem? Yung problem na nasa screen. Okay, so type mo yung sa calculator, x squared minus 3x plus 2. Over x minus 2. Ano pinagsasubstitute gagawin natin? Diba isasubstitute natin yung 2? Pero pag sinubstitute mo yung 2, mapapansin nyo, math error. Kasi nga, indeterminate siya, 0 over 0. So, anong pwede mong gawin? Okay? Diba, press calc, substitute. Huwag mo isasubstitute yung 2. Bakit hindi mo isasubstitute yung 2? Ano bang sabi sa problem? Limit as x approaches 2. So, ang sasubstitute mo, hindi talaga 2, kundi x approaches 2. A number approaching 2. Number na sobrang lapit sa 2. So, in this case, ano ba mga number na malapit sa 2? Pwedeng 1.9999999 o kaya 2.0000001. Okay? Either mag-add ka ng 0.0001 or mag-minus ka ng 0.0001. Okay? So, ang gagawin ko, pinres ko yung calc, tinanong ko value ni x, hindi 'to ang ilalagay ko. Lalagay ko number na malapit sa 2. 2.00001. Observe what will happen. When I press the equal sign, pinakita nyo ang sagot. Answer is 1. Okay? What if ang nilagay ko naman is 1.9999? Number na sobrang lapit sa 2 kasi. Press equal sign, 1 pa din. What if kulang yung nilagay ko? 2.0001. Nagtipid ako sa 0. Tinamad ako konti. Konting 0 lang. When I press equal sign, answer is, makikita nyo, hindi eksakto, pero sobrang lapit. Okay? 1.00000, obvious naman siguro yan, that is also 1. Okay? So, that is the way, type the equation, press calc, ang isa substitute yung number is number na sobrang lapit doon, hindi yung eksakto number. And that is the calculator technique for the limits. Okay? Kahit anong type ng limits, kaya niyang isolve. Okay? So again, just type the equation, press calc, i-type yung limit, dagdagan lang or bawasan ng 0.0000001. Okay? Now, ano yung mga possible twist? Okay? Na dapat alam nyo. So tuloy natin. Next problem. Evaluate limit of x minus 1 as x approaches 2 from the left. Okay? 2 from the left, di ba? So limit yan, gagawin ko, ita-type yung equation. X minus 1 over x squared minus 4. Diba, press calc. Sabi, x approaches 2 from the left. So, magbigay, isip kayo, isipin nyo number line, ha? Ano ba ang nasa kaliwa ng 2? Diba ang nasa kaliwa ng 2 is 1.999999? Press equal sign. Ooh. Negative 2.5000000. Ano yun? Diba, sobrang laking number, pero negative.
Therefore, the answer is negative infinity. Okay? Kasi negative, very large number. So, the answer there is negative infinity. Okay? Follow-up question, 3B. Okay, iniba ko. What if 2 from the right naman? Kung 2 from the right yan, again, just type the equation. X minus 1 over x squared minus 4. Just type the equation. Press calc. Okay? 2 from the right, ibig sabihin, number na nasa kanan ng 2. So, instead of writing 2, write 2.00001. Anong lumabas? Very large number pa rin, pero positive. Therefore, the answer is positive infinity. Okay? So, pag very large number, that is infinity. Now, follow-up question ulit. 3C. What if as x approaches 2 naman? Walang from the left, walang from the right. Okay? Anong answer? The answer is, does not exist. Bakit does not exist? Kasi, di ba, para masabi mo na may limit siya, dapat yung from the left at from the right niya is parehas ng value. Eh, yung from the left natin, negative infinity. Yung from the right natin, positive infinity. Therefore, yung double-sided limits natin, answer is does not exist. Okay? Kasi magkaiba yung from the left niya at saka from the right. Okay, now, follow up. Tulad nito, kailangan nyo lang i-practice ng i-practice actually. Okay? Kita ba sa screen? Okay, lakihan ka muna. Evaluate the limit of square root of x plus 5 minus square root of 5 over x. So, we have, okay, square root of x, dapat kayo sa camera view. Ayan. Square root of x plus 5 minus square root of 5 over x. Again, press calc. 0, di ba? So, number close to 0. So, gawin ko, 0.00001. Press equal sign. Oh, ano lumabas? 0.2237. 0.2237. Oh, teka, wala sa choices na 0.2237. Baka mamaya mag-panic kayo. Okay? May choices pero wala din yung 0.2237. Anong pwede nyong gawin? Okay, just use your calculator. Hanapin nyo alin sa mga choices na yan ang may katumbas na 0.2237. Okay, check natin yung letter A. Yung letter A, square root of 5 over 5. SD para maging number. 0.4472, hindi yan yung hinahanap natin. Try natin yung letter B. Square root of 5 all over 10. Anong answer? SD? 0.2236. Oh, ayun yung hinahanap natin. Again, ang makukuha nating sagot, hindi eksakto, kundi malapit. Bakit malapit? Kasi hindi naman natin sinaktong 0, di ba? 0.0001. Kaya ang nakukuha mong sagot, malapit lang din. So, kung multiple choice yan, malalaman natin na ang sagot ay letter B. Bakit? Yung nakuha mong sagot, sobrang lapit dun sa sagot na nakuha natin kanina. Okay, so the answer there is letter B, as in boy. Square root of 5 over 10. Okay? Hopefully, nagagets natin. Number 5. Number 5, what if yung limits mo naman ang infinity? Okay, so paano kung limits mo ang infinity? Tatype natin yung equation. 5x squared plus 2x plus 1 all over 3x squared minus 1. Okay? The answer, ay wala pa. Calc, press calc. Limit is infinity. So, ano yung infinity? Very large number. So, gawa ka ng very large number. Okay, ano ba yan? Very large number. 9999999. Ang laki na yan. Press equal sign. The answer is 1.66667. Alin yan sa choices? Alin yan sa choices? Okay. Kung medyo sanay kayo sa math, sa conversion, you will know that the answer is letter C, 5 over 3. Okay. Kasi yan yung katumbas ng 1.6667. Pag nalito naman kayo, okay, pag nalito naman kayo, just type it in your calculator na mag-overload siya. For example, 1.6666666666. Actually, puro 6 yan. Ni-round off lang, kaya naging 7 yung dulo. So, gawin nyo. Type nyo sa calculator. 1 point. Okay, damihan nyo lang. Okay. Press equal sign.
pinakita niya na infraction siya is 5 over 3. Okay? So kapag repeating yung number, gusto niyo gawing fraction, repeat niyo lang na paulit-ulit. Press equal sign, ipapakita niya yung katumbas na fraction. So the answer is letter C, 5 over 3. Okay? Ano pang possible twist? What if may trigonometric equation? So what if may trigonometric equation? Ganito ang mangyayari. Okay? Diba ta-type mo lang equation? Sine 3x over x. Okay? Press calc. Number close to 0, so that is 0.00001. Okay? Press equal sign. Pi over 60. Teka, wala naman pi over 60 sa choices. Okay, ito lang yung rule. Pag meron kayong sine, cosine, or tangent, or any trigonometric function, okay, I don't know kung kita o kung makikita. Okay, ang calculator mo, hindi dapat naka-degrees. Naka-degrees kasi to letter D. Dapat ang calculator, pag may trigonometric function, naka-radians. So, paano natin gagawing radians? Okay, shift mode. Hanapin mo yung radians. So, that is 4. So, shift 4. Okay, shift mode 4. Radians. Naka-radians na yung ating calculator. Gawin ulit. Sagutan ulit natin yung problem. So, sine 3x over x. Press calc. Okay, approach is 0. So, gagawin ko 0.000001. Okay, press equal sign. The answer is 3. Ang tamang sagot kasi talaga is 3. Take note that pag may trigo function, dapat ang calculator mo is in radians. Okay? So, that is the calculator technique on how to solve limits. Okay? So, basta may limits, very easy na siya. Napakadaling sagutan. Okay? Now, question na lang. Okay? Another technique pa. Balikan ko yung problem kanina. Okay? Sinubstitute natin yung 2, di ba? Nung nagmano-mano to. Another tip pa to, ha? Hindi na to calculator technique. Okay? X squared minus. Nag-pre-calc kayo, di ba? So, pre-calculus. So, more or less, marunong kayo mag-derivative ng simple numbers. For example, 3x squared. Paano natin dinederivative yan? Diba, minumultiply yung exponent dun sa harap, binabawasan ng isang exponent. So, 6x na lang. So, limbawa, 5x cubed. Multiply exponent dun sa number, sa coefficient. So, magiging 15, tapos babawasan mo ng isa yung exponent. Okay, gagamitin natin yung concept ng derivative. Kasi meron tayong tinatawag na L'Hopital's rule. Okay? So, paano yun? Nung sinubstitute mo yung 2, ang nangyari, 4 minus 6 plus 2 over 2 minus 2. Naging 0 over 0. O, diba? Pag 0 over 0, indeterminate. So, hindi mo pwedeng isagot yan. Ang pwede mong gawin, ganito. Derivative mo, yung numerator. Okay. Anong derivative ng x squared? 2x. Derivative ng negative 3x? Negative 3. Derivative ng 2, 0. Kasi derivative yun ay constant. Denominator naman, derivative natin. Derivative ng x is 1. Derivative ng negative 2 is 0. Okay? So, ang natira na lang sa atin, 2x minus 3. Okay? Pag ganyan na, pwede mo nang isubstitute yung limit niya na 2. Okay? Ano yung limit niya? Diba? 2. So, just substitute 2 doon sa natirang x and the answer is 1. Again, kapag nag 0 over 0, pwede mong i-derivative ang numerator, i-derivative mo ang denominator, then substitute mo yung limits. So, makukuha mo yung answer. So, that is L'Hopital's rule. Although, wala pa naman yan, baka sakaling gusto nyo lang gamitin. Okay? So, that is the end of the tutorial for limits.